Naghain ng petisyon for Mandamus on ivermectin ang grupo ng doktor maging si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at anak kalusugan Party List Mike Defensor sa Korte Suprema upang agad na maipagamit na ang gamot na ivermectin at magkaroon ng libreng distribusyon dahil anya sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nanawagan naman ang dalawang kongresista na simulan na ang paggamit ng nasabing gamot kung ito naman anila ay malaki ang may tutulong sa lumalalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sir Lobringa, Saritalye. Patuloy na naninindigan sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na malaki ang magiging papel ng sinasabing gamot sa COVID-19 na ivermectin para solusyonan ang lumalalang problema ng bansa. Ngayong araw, naghain ang petition for mandamus ang dalawang kongresista upang mapabilis na anyam ang paggamit ng ivermectin dahil anila sa patuloy na pagtaas pa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Kasama din sa naghain ng petisyon ay ang mga doktor na naniniwalang malaki ang magiging parte ng solusyon sa problema sa lumalalang COVID-19 ang ivermectin. Hindi man pisikal na nagtungo sa Korte Suprema, kasama din Senator Francis Tolentino sa petitioners. Ayon sa dalawang kongresista, kinakailangan na anyang mabilisan na magamit ang ivermectin dahil naniniwala sila na magiging solusyon ito sa pagpapababa pa ng kaso ng COVID-19 at patuloy na kinahaharap na problema ng pamahalaan. Anya, hindi na solusyon ang kabi-kabilang mga lockdown kung kaya't dapat makita naman sana ng kagawaran, lalo na ng kalusugan, ang maaaring maitulong ng ivermectin. Kailangan nating kumuha ng remedyo magmumula sa korte. Ito na lamang ang paraan para may pakiusap natin ang paggamit ng ivermectin. Sapagkat sa ngayon ay wala talagang gamot na magagamit. At ito naman ay inaamin na rin ng DOH. Ang mga gamot na kinilang pinagagawa ngayon at pinagagamit ay nakikita nyo naman yung tocilizumab. Parang 25 milyata per vial. At yun namang remdesivir na natili pa rin 5,000 per vial. Bawal naman. Bawal din naman yun. Pero yung ivermectin, 24 pesos lang po ito. Talagang magagamit ng mga mahihirap na kababayan natin. Na itulak na ang DOH at FDA, gawin nila yung kanilang trabaho. Marami nang namamatay. Ngayon po, umabot na tayo sa 30,000. Humigit kumulang kada araw ang nagkakasakit. Pagka nagkasakit ang tao, wala naman silang gamot na rekomendasyon. Pagka ikaw naman nasa ospital na, delikado na ang iyong sitwasyon. At kung mahirap ka, kawawang kawawa ang iyong kalagayan. Kung di ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa pagbayad ng utang. So this is to mandate the government. Nagsalita na ang Pangulong Duterte, di ba? Sabi niya, oh, payagan na ang doktor at pasyente sila magdesisyon. Pero ang aming tinutulak, sa maraming mahirap na lugar, wala silang kapasidad. Mas mahal pa ang prescription ng doktor, 500 pesos, kesa sa ivermectin. Kailangan magkaroon ng distribution para sa prevention dahil ang vaccination natin ay nasa 14% lamang at kailangan ng distribution para sa early treatment. Kabilang pa sa naghain ng petition for mandamus sa kataas-taasang hukuman ay ang tatlong doktor na sina Dr. Homer Lee, Dr. Maria Shamel Quinto, at Dr. Rafael Castillo. Respondents naman sa nasabing petisyon sina Health Secretary Francisco Duque III at si Director General Rolando Enrique Domingo ng Food and Drugs Administration o FDA. Hiling na mga petitioner sa Korte Suprema na maglabas na ng desisyon na nag-aata sa DOH at FDA na magpalabas ng CPR training o Certificate of Product Registration para sa ivermectin. Unang umarangkada, pumahagi ng ivermectin ng dalawang kongresista noong Mayo sa ilang residente sa Barangay Matandang Balara sa Quezon City. Pero kabi-kabilang batikos at pagkwestiyon ang natanggap nila mula sa iba't ibang grupo at mga opisyal anya ng pamahalaan. Naniniwala naman sila na sa pamamagitan ng pagpasa nila ng kanilang petisyon ay mauobliga na lalong nasa Department of Health na magamit ang nasabing gamot. So ang nangyayari po rito, the respondents kami ngayon will have to go to court and get a judgment from the court commanding the respondents. In this case, respondents DOH and FDA to compel them to do an act required by law. Ito po yung essence na ginawa natin ngayon. Kaya po tayo napilitan na pumunta sa Korte Suprema, magpakasaklolo na tayo
kung ito ang magiging paraan para maipamahagi po natin ang paggamit ng ivermectin sa ating mamamayan. Bilang isang mabisa, ito ay pinananagutan ng napakaraming mga doktor sa iba't ibang panig ng daigdig na ito ay merong bisa sa prevention and early treatment ng COVID-19. Ano po ang ginawa nila? Gagawa po ng clinical trial. Bakit gagawa ka pa ng clinical trial? 64 clinical trials na ang ginawa ng mga doktor at mga independent scientists sa iba't ibang bansa. Ibig ba sabihin, mas marunong pa yung local nating mga scientists dito? Inaatasan din ng mga respondent na pagkalooban ng license to operate ang mga kumpanyang gagawa, aangkat at mamamahagi o magbebenta ng ivermectin. Mariing ding inhiling ng mga petitioner sa SC na atasan sina Duque at Domingo na agad na revisahin at i-update ang PLRC at payagan ng paggamit ng ivermectin bilang lunas sa COVID-19. Anya, mahalaga ang buhay ng tao kung kaya't dapat anilang gumawa na ng aksyon ng pamahalaan, lalo na ang nasa Health Department. Maasa naman na dalawang kongresista na napapaniga ng Korte Suprema ang kanilang petisyon sa lalong madaling panahon para makatulong sa lumalalang problema ng bansa sa COVID-19. Ganito po yung sitwasyon natin. Maraming nagsasabi at maraming nagkikwento. Epektibo ang ivermectin. Hindi po magkalaban ng ivermectin at bakuna, ang vaccination. Pagtutulungan po yan. Kung may vaccination kayo, mag-ivermectin kayo. Kung di pa kayo na-vaccinate, lalo tigit, mag-ivermectin po kayo. Ang mga ospital, tinatakot pa pagka-ivermectin. Sinasabi na nga PhilHealth, hindi pwede. Remdesivir, pwede. Yung mga mahal, pwede. Nagawa nga sila ng clinical trial. Pero ang sabi nila noon, Mayo. Ngayon, ginawa na nila man parang June. Pero matatapos ang clinical trials after 8 months. Ngayon, ano pong mangyayari sa ating mga kababayan na mga 8 months pa ang ihintayin mo at hindi naman nakakasiguro kung talagang may makagagawa nga sila ng isang matinong clinical trial? At ba't magpapakatagal po tayo? E buhay nga yung inahabol natin. Parang hindi mo na maintindihan yun. Para sa Eagle News, Orlo Bringas, we live in interesting times.